Hey everyone, this is your boy Bien from Bien Moto TV. Again and again and again. So yun na nga, nandito muli ako para magbahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa mga klase ng disc brake. At meron tayong dalawang klase ng disc brake mount na nasa Pilipinas ngayon. Ang radial mounted at ang axial mounted calipers. Pag-uusapan natin kung ano yung pinagkaiba nung dalawa. But before we start, ipasok muna ang intro. And yun na nga, without further ado, tara na pag-usapan na natin kung anong pinagkaiba nila. Well, bago natin umpisahan yan, gusto ko munang makilala nyo yung dalawa. Yung radial mounted po kasi, yun po ay yung mga modern types na ng mga brakes. And yung axial is old technologies na ng mga klase ng brake. Kadalasan, ang axial ngayon ay nagiginagamit pa rin till this time sa mga modern bikes tulad nga ng mga bagong scooters, underbones, iba't iba pang klase ng mga motor or sports bike or naked bikes. Ginagamit pa rin siya hanggang mga up to 700cc. Pero bihira na po siya makikita sa mga litter bikes. Okay? So, yun. At ang radial mounted calipers naman po ay kadalasan makikita to sa mga sports bikes at naked bikes. Or sa mga performance-oriented motorcycle. Doon po natin kadalasan makikita ang mga radial mounted calipers. So paano ba natin malalaman kung ano ang radial at ano ang axial? So yon, tara lumapit tayo. Wait. So ito po yan. Yan ang radial mounted calipers at ito ang axial mounted calipers. Ang radial mounted calipers ay parallel ang pagkaka-bolt, which means ang bolt niya is patuhog sa ibabaw ng disc caliper papunta sa fork ng motor nyo. Okay? So, yun po yun. At sa axial naman ay perpendicular ang pagkakakabit, pa side view ang pagkakalagay sa fork natin. Ano ang pinagkaiba nung dalawa bukod sa pagkakakabit sa fork? Ang pinagkaiba po is mas matibay at mas secured ang disc brake at mas magandang alignment nito sa disc, and also mas maganda yung brake force niya dahil nga yung pagkakabolt sa kanya ay nasa both ends, so hindi siya basta mayayanig-yanig na kahit ganunin mo kasi nga secured siya mismo. Okay, so yun, hindi katulad ng axial is ang bolt niya is nandito lang. So may possible na gumalaw yan na ganyan. And also yun nga, yung mount niya hindi ganung katulad ng sa mount ng radial na mas matibay na nasa mismong caliper. Okay? So yun, sana naintindihan niyo kung ano yung pinagkaiba ng radial at mounted. And also bukod doon, yung radial is mas mahal compared sa axial. So yun yung reason kung bakit yung mga axial ay patuloy pa rin ginagamit sa mga ibang motor kahit modern na sila. Okay, so yun, ang reason naman ng iba kung bakit mas pinipili nila ang radial mounted is mas maporma ito, at yun yung mga bagay na gusto nating mangyari kapag tayo nakasakay sa motor. So yun yung isa sa mga pros ng radial mounted. And ang cons naman is medyo mas mahal siya. Ang pros naman ng axial is mas mura, nakakapagpatigil naman nga ng motor pa rin kahit papaano, pero ang cons niya is hindi siya ganung kalakas tulad ng radial. And also kung pang long term use, mas tatagal ang radial pa rin compared sa axial. So yun yung reason kung bakit
lumabas si Radial dahil sa long term use o sa karera, after mga ilang laps, nagpe-fade yung brake ng mga axial. So yun, kaya lumabas nga yung Radial. Okay, so yun. And also, konting dagdag lamang, ang mga butas-butas na yan sa mga disc, sa mga disc sa preno, is may silbi po yan. Hindi po yan basta design lang. Yan po ay yung nag re-release ng init. Kung na-try nyo na pong hawakan yan na bagong galing kayo sa ride, kahit yung mga short ride lang, pag hinawakan nyo po yan, mag-ingat kayo ka. Sobrang nakakapaso po niyan. So kapag ang disc brake kasi is umiinit, nawawala yung preno niya. So para matigilan yun, nilagyan ng mga butas na ganyan. So ventilated siya. So nagkakaroon ng space or magkakaroon ng ventilation yung disc para hindi ganun sobrang uminit. Yan yun. Okay? So sana sa video to may natutunan ulit kayo. At kung may mga katanungan ulit kayo, please leave a comment down below at sasagutin natin ulit yan sa lahat na makakaya ko. This is your boy, Bien, from Bien Moto TV. Paalam!